Hello guys, this is Mindset Gen, ang inyong kaibigan. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ay kung paano ma-disable ang keyboard ng inyong laptop. So, umpisahan na natin. Ganito po yun. Sa Windows 8, kaklik nyo rito sa baba, walang lalabas na search. Pero sa Windows 10, meron. So, sa Windows 10, ilagay nyo lang Device Manager. Sa Windows 8, dito nyo pa kiklik. Tapos, click nyo yung Control Panel. Okay? So, lalabas ang Control Panel. Hanapin nyo ang Device Manager. Kung hindi nyo mahanap, pakisearch nyo po rito. Device Manager. Tapos, lalabas na yung Device Manager. Okay? Pag-click nyo ng Device Manager. Okay. Lalabas na yung Device Manager. Okay, itago natin ito isa. Okay, ganito. Yung i-disable ang inyong laptop keyboard. Kung limbawang ang inyong laptop keyboard ay hindi na gumagana yung iba at ayaw inyong palitan dahil medyo mahal ang palit. So, ito po ang solusyon. Okay, maglalagay po kayo ng external keyboard. Okay, para gumana at hindi magkaroon ng conflict ang keyboard, external keyboard saka keyboard ng laptop. Okay, so makikita nyo po rito, click nyo po yung keyboard. Pag nakatago yung ganyan, labas nyo po, click nyo po itong arrow na to, keyboard. Okay, so dalawa po ang magiging keyboard nito kapag nakalagay na po ang external na keyboard. Okay, ito po ang external na keyboard. Okay, so ito po ang keyboard na nasa baba, ang Toshiba. Okay, nilagay ko lang po yan, dati iba ang pangalan niya, PS2 dapat yan. Okay, so ito po ang keyboard ng laptop. So ang ganito po yung gagawin. Right click nyo po ang itong driver, Toshiba nito. Update nyo po driver. Click update driver software. Okay. Ganyan po. So wait lang po. Medyo mabagal. So browse nyo po sa inyong computer. Okay. Click nyo po ito sa baba, let me pick, okay? At wait nyo lang po sandali. So, medyo mabagal lang po. Para po matuto po kayo kung paano mag-disable ang inyong keyboard ng laptop. Kung maglalagay na po kayo ng keyboard, external keyboard, kasi hindi na gumagana ang ibang mga keys niya ng laptop keyboard. Okay, so ito po ang pinaka-solusyon, how to fix the problem. So medyo matagal, ano ba yan, sobrang tagal. So ito na po, lumabas na po siya. Uncheck nyo po yung show compatible hardware. Okay, click nyo po yung hub. Hanapin na. Wait nyo lang po ito. Okay? So, hanapin nyo po kahit anong keyboard dito. Wag lang yung para sa kanyang keyboard. Ito, wag itong... Ito po yung dati niyang keyboard ng laptop. Standard PS2 keyboard. So, wag nyo pong pipiliin yan. Okay? Piliin nyo po sa baba. Halimbawa, Toshiba. Tapos, next nyo po. Okay? Yan. Pag next nyo, yes nyo lang yan. Tapos, okay. Okay? So, pag yes nyo yan, kasi sa akin, nagawa ko na po, yes nyo lang yan. Pag ginawa nyo yes, okay nyo lang. Tapos, restart nyo ang inyong computer. Okay? Ganun lang po kadali. Pagkatapos nyo ma-restart ang inyong computer, pagkatapos nyo magawa ang lahat, so gagana na po, magagamit nyo na po ang external keyboard nyo at madi-disable na po ang keyboard ng inyong laptop. Okay, ganyan lang po kasimple
At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng aking video. If you like my video, just like and subscribe to my YouTube channel. At paki-share na rin po sa inyong mga friends. Okay? Sana may natutunan po kayo sa ating ibinahagi. God bless po sa inyo lahat. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye.